my friends say, girl, you better take care. Bahay na kami, and i-haul lang natin na madali yung mga napamili namin sa Costco for the month of April through May. Yung iba aabot nito hanggang June. Mag-start tayo dito sa breakfast item. I got some Hawaiian King Rolls. Gumagawa ako ng mga cold sandwich. I also got some naan. Pinapares ko to sa chicken curry. Si Luna, mahilig siya nakainin to ng plain. And then si Lucas naman, ginagamit ko to kapag gumagawa ako ng mga mini pizza para sa kanya. And para naman sa mga nagtatanong ko anong brand ng pancake mix yung ginagamit ko. Ang ginagamit ko po is itong Krusty's. I'm not sure kung na-pronounce ko ba yun ang tama. Marami ako nagagawa dito. Nakakagawa ako ng mga mini muffins. And then also waffles. Ito rin yung ginagamit ko. Paubos na yung Nutella ni Luna kaya nag-stock up na rin ako. Para naman sa aming prutas, I got some banana, strawberries, hindi mawawalan dito sa bahay dahil paborito ng mga anak ko. I got some grapes and also some apples. Bumili na rin ako ng maramihang carrots. Ginagawa ko dito, gumagawa ko ng carrot muffin or carrot cake, kaya maramihan din ako nitong bumili. 5 dozen eggs, ito maglalastos namin ng mga isang buwan. 2 gallon na ng milk yung binili ko, at si Lucas sobrang hilig niya guys sa milk. Ubus na rin yung aming patatas, kaya bumili na rin ako. Ito nagtatagal to sa amin ng mga 2 to 3 weeks and mabilis lang tumuubos. Busal yung mga bata, mahilig sila sa potato wedges, and yung asawa ko rin mahilig siya sa patatas, ginagawa niya rin tong french fry. I also got some apple juice para sa mga bata. Para sa mga nagtatanong kung ano yung vitamins ni Luna at ni Lucas, ito guys yung vitamins sa mga bata, and naubusan na rin kami, ilang piraso na lang yun nandiyan sa pantry. And ever since ito talaga yung vitamins sa mga bata. Na-try ko yung vitamins sa Amazon, hindi nila masyado nagustuhan kaya hindi ko yung pinagpatuloy. Back to ano tayo? Little Critters tayo. This is from Costco rin. Meron na siyang 300 gummies kung ako kakain rin ako nito, kasi minsan kumakain rin ako nito. Pwede rin kasi ito sa ano, sa matanda. Naglalasto sa amin ng mga kulang-kulang 2 buwan. I also got the kids some chicken breast chunks. Ito guys, kalasa to ng Chick-fil-A chicken nuggets. So kung hindi nyo pa ito natatry, highly recommend na itry nyo to. Mas gusto ko to kaysa dun sa blue bag na chicken nuggets sa Costco. So ayan, maglalasto kay Luna at kay Lucas for about 3 weeks. O minsan inabot ng 1 buwan. Medyo matagal din to naglalasto sa mga bata kasi hindi ko naman to sa kanila binibigyan araw-araw. Kapag kailangan lang talaga na hindi ako nakapagluto ng maaga or sa baon ni Luna sa school, pinapabaan ko rin to sa kanya. And then binibigyan ko lang siya ng kanin, ulam niya sa kanin. Si Lucas, sobrang hilig niya sa pizza kaya I got him some bagel bites. Para kapag nag-request siya, ito na lang yung ibibigay ko. Ready to go na. Ipapop ko lang sa air fryer. Madalian. Another breakfast item pala na nabili ko ay itong cereal. Ito yung binibigay ko sa mga bata kapag nagre-request sila ng cereal. Paborito nila to guys. Ever since, ito na talaga yung binibili ko na cereal sa kanila. Ang kagandahan, meron siyang kasamang dried strawberries. Kinakain ko to, nagmimix ako ng bananas. And then si Lucas naman, minsan nilalagyan ko ng berries yung kanyang cereal. Si Luna kasi sobrang picky kaya strawberries lang yung nakalagay sa cereal niya. Para naman sa kanilang snacks, nag-request si Luna ng Oreo. Pabaon niya rin to sa school. I also got them veggie sticks. Ito, paborito to ni Lucas, and binabaon rin to ni Luna sa school. Malaking bag na guys. Kasi yung ano, yung maliliit na bag, mas mahal. Kaya dito na lang ako, bubuksan ko na lang tapos i-make sure ko lang na properly ano siya, properly close siya para hindi siya yung maluma agad. I also got some freezer bags para sa mga meat na nabili natin. Kanina, bibili sana ako ng vacuum sealer kaso hindi ko siya mahanap. So next time na lang. I think kasi kapag nag-invest ako sa vacuum sealer, mas napipreserve na maayos yung meat. Although ito naman nag-work naman to sa akin, pero gusto ko na mag-upgrade na gumamit talaga ng vacuum sealer para sa mga meat. Kasi gusto kong dagdagan yung pag-bulk shopping ko when it comes to meat. And nakakatawa dito sa Ziploc bag na to kasi microwave safe na siya. Kaya pag may mga times na ano, nakakalimutan ko magto ng meat, ginagawa ko, pinapop ko lang to sa microwave and sa mismong bag na nagde-defrost yung meat. Sa totoo lang guys, recently ko lang yan na-discover. Kung hindi ko pa nabasa mismo yung packaging niya, hindi ko malalaman na microwave safe pala tong Ziploc bag na to. Naubusan na rin kami ng stock ng mga pasta, kaya bumili na rin ako ng isang box. Dito halo-halo na meron penne, spaghetti, and elbow noodles. Yeah, meron siyang 6 boxes. I also ran out of coconut milk. Kaya ayan, bumili na ulit ako ng 1 box. 6 lang pala yung laman nito. 6 lang ba talaga? Akala ko kasi dati ano to? 9. Baka namalik mata lang ako before. Pero ayun guys, bumili na ulit ako ng coconut milk kasi wala na tayong coconut milk. And dito mahilig ako magluto ng mga gata-gata. And ayan, nag-restock na rin ako nito kasi isa na lang yung natira from last Costco shopping natin.
And malapit na rin siyang maubos. Ito yung isa sa mga must-have ko dito sa bahay. Essential pagdating sa paglilinis. Naubusan na rin ako ng regular dish soap. So, bumili na rin tayo. Kapag nag-ano ako, kapag kinakailangan kong magpunas ng mga cabinets and ano, kung ano-ano dito sa bahay, ang gamit ko lang is dish soap and hot water. Nilalagyan ko rin ng konting vinegar. Pinagmimix ko lang siya. And yun yung aking nagiging spray. Kaya kung mapapansin ninyo, di na ako bumibili ng mga spray-spray kasi nga nag-alternate ako na gumawa ng sarili kong spray na gamit is dish soap. Wala naman siya naiiwan na residue. Kaya dito pa rin ako. Ito pala guys, nakakatuwa. Nakita ko siya sa ano kanina, Costco. It's on sale for $6.97 ang isa. So, kung matagal na kayo dito, alam ninyo na ako ay certified taong bahay and mahilig ako sa mga pajama. Ako natuwa kasi meron siyang size na extra small. So, bumili ako ng 3. Nakakatawa lang kasi. Ilang taon na ba akong hindi bumili ng bra? 3 years na ako guys hindi bumibili ng bra. And finally, bumili na ulit ako ng bra. Naalala ko kanina kasi nakita ko siya naka-sale. Sabi ko, mag-grab ako ng isang box kapag nagustuhan ko. Babalik ako ng Costco and then bibili pa ako ng maraming bra kasi yung mga bra ko halatang ano, 3 taon na akong hindi pa bumibili ng bra. Naubusan na rin kami ng toilet paper kaya bumili na rin kami. And sa mga nagtatanong, meron po kaming water dispenser pero nagsa-stock up din kami ng bottled water dito sa bahay just in case of emergency or mawalan kami ng tubig sa dispenser, at least meron kaming bottled water na nakastock dito. And yung asawa ko guys, ewan ko kung meron sa kanya, pero mas gusto niya na uminom sa bottled water. I think ako lang yung gumagamit ng dispenser dito sa bahay. Ito namang mga to, ito yung mga nabili ko kanina sa Asian market. Bumili ako ng mga gulay. I-haul ko pa ba? Yeah, i-haul na rin natin. Pero nakalimutan ko, meron pa pala tayo itong mga meat. Kalimutan ko pakita sa inyo. So, ito yung meat haul ko for the month of April through May. Yung iba aabot dito ng mga June, July, I'm pretty sure. Kasi, meron pa ako mga meat dun sa freezer. Unahin na natin tong salmon. Ayan, mahilig si Luna dito. Binabaon niya rin to sa school. I got some, ano, hipon, shrimp. Ayan, ginagawa ko tong, ano yun? Ginagawa ko tong garlic shrimp. Ayan naman, sinigang. And, meron akong... Ano yun? Meron akong langka. So, ayun. Magagata tayo ng langka. And then, ngayon halo ko ay shrimp. Bumili rin ako ng isang pack lang ng chicken thighs dahil marami pa tayong supply ng manok sa freezer. I also got some pork loin. Magmamarinate ako ng lemongrass pork. Paborito guys ang asawa ko. Medyo gaganda-ganda ng weather dito kaya back to grilling na kami. Bumili din ako ng ribs para to sa gagawin kong pho. Magluluto ako ng pho ngayong week, probably Friday. Ayan. Also got some ground beef. Hihiwa-hiwalayan ko to sa 1, 2, 3, 4, 5. 5 pack. Lalagay ko siya sa ano freezer gallon bag. Ipa-flatten ko and i-store natin sa loob ng freezer. Tumatagal to sa amin, guys. And also, kapag si Lucas nag-request ng burger, o diba, meron akong ready-to-go na ground beef na pwede ko nang gawin as burger. And also meatballs, guys. Gumagawa rin ako ng meatballs gamit ang ground beef. Of course. Ayun. Meatballs naman talaga. Ground beef naman talaga yung gamit ko kapag gumagawa ako ng meatballs. And of course, hindi mawawala ang ating pork belly. Paborito ni Luna ang pork belly and ako rin. So, ayan. Yan yung ating mga meat na nabili sa Costco. And ito naman, yung mga nabili natin to sa Asian market. I-haul ko na rin. Unahin na natin itong bag na to. Bumili ako ng fish sauce. Ay, ito yung binibili ko na Korean barbecue marinade para sa chicken. Ito, ano to guys, lifesaver to para sa akin. Kapag umaga na nagmamadali ako and wala akong nakaprep agad na baon ni Luna, ito lang yung nilalagay ko sa manok. Diretso air fry or binibake ko, kaya naman pinalagay ko mismo sa stove. Okay na agad. Ito yung isa sa mga kinakailangan lagi ako may stock dito sa pantry. Bumili rin ako ng pinakurat. Paborito kong sausawan. Also got sinigang mix. Meron pa akong mga sinigang mix dito sa bahay. Pero bumili ako. Isa nga lang binili ko eh. Pag nagkikrave ako ng boba, I got some instant Thai tea mix. Bumili din ako ng Nescafe 3-in-1 na kape. Ubus na yung aking 3-in-1 dito guys. Ito naman yung ating mga gulay.
I got some bok choy. Okra guys, same. Hiwa-hiwalayin ko. And then if you freeze as well, para humaba yung buhay. Bumili rin ako ng sitaw. Parehas din guys. I-freeze ko din to. Puputol-putulin ko. Tapos diretso sa freezer. Nag-crave ako ng talong. Pero yung mga talong dun na nakita ko, hindi maganda yung quality niya. And ito lang yung pinaka... Okay yung quality, pero payat nga lang. Pero wala siyang ano, antaw dun, parang hindi siya yung nalamog. Or nabugbog. So ito yung kinuha ko. Kahit isa lang. At least masatisfy ko man lang yung cravings ko. Okay na to sa akin. Ako lang naman yung kumakain ng talong dito sa bahay. I also got some luya. Dalawa lang yung pinili ko. Kasi baka next week or 2 weeks from now, pumunta kami dun sa isang ano Asian market dito. Yung talagang malaking Asian market na gusto kong puntahan. Kasi dun rin ako binibili ng mga fresh na isda. Dalawa lang yung binili ko na ginger. And ito lang din yung binili kong Asian goods. Kasi nga, balak na yung pumunta dun sa malaking Asian grocery store. Kasi dun, mas maraming pagpipilian dun. And also, nag-crave ako ng dinuguan, ng balot, pinakbet. And yung mga sangkap ng mga yon dun ko nabibili sa malaking Asian grocery store na pinupuntahan namin na sobrang tagal-tagal namin hindi napuntahan. So, yun. Sabi nung asawa ko na nga ako siya sa akin, 2 weeks from now daw or maybe next week, punta kami dun sa Asian market para mabili ko yung mga gusto kong lutuin. Ang dami ko kasi nakikita lately ng mga video online na nagluluto ng mga Filipino food. Nakakatakam. And pala, bumili rin ako ng fresh lemongrass. Gagawa ako ng lemongrass chicken para sa aking mister. I got some frozen lemongrass din. I got some bangus. Bangus, yeah. Marinated bangus. Milk fish. Pang umagahan, gabihan, o kaya naman tanghalian. Depende sa mood. Nakita ko to kanina, tocino na marinated na. Pamadali ang ano din guys, tanghalian namin or breakfast namin dito sa bahay. And then, I got some longganisa. Ayan. Para sa mga bata, binilang ko sila ng Hello Panda. Pillows guys, paborito ko to and paborito din ng mga bata and the mister. Bumili ako ng dalawang bag. I got some curry. Ito yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng Japanese curry, guys. Kasi may mga nagtatanong eh. So, ito po yung ginagamit ko kapag gumagawa ako ng Japanese curry. Noodles. Ayan. Yung asawa ko nag-request, bumili daw ako ng Shin noodles. So, we got a pack of Shin noodles. And please don't judge me. Kasi marami-rami akong noodles na binili. And then, kapag nag-crave ako, wala na pala kami noodles. Paunti-unti lang kasi yung bili ko nito lately. And hindi naman kayo mahilig ng noodles dito sa bahay. Paminsan-minsan lang talaga kapag nag-crave. So, ayun, bumili ako. Ito guys, Mama Noodles. Vietnamese noodles to. And masarap to. Kung hindi nyo pa natatry, highly recommend. I got also a chicken noodles. And then, para naman sa akin, I got myself pancit canton. Si Lucas guys, kumakain ng pancit canton ito. Tapos si Luna din. Paminsan-minsan lang naman. Bumili ako ng isa, dalawa, tatlo, walo. 8 pancit canton. Sobrang tagal na supply na noodles ito para sa amin. And then, hindi mawawala ang ating sardinas kapag pumunta ako ng Asian market. Ito yung ano, isa sa mga comfort food ko dito sa bahay. Lalo na kapag stress sa trabaho at kinakailangan ko ng madaling pagkain na mailuluto at mapapa-comfort ng nararamdaman ko. Ito lang yan. Ginigisa ko lang siya sa kamatis and then ilalagyan ko ng bok choy and solve na ako dun. Minsan plain lang siya as in. Pinipigaan ko lang ng lemon, then a little bit of pepper, tapos solve na ako dun. I got some Argentina corned beef rin para sa breakfast or tanghalian. Pinapalaman ko rin to sa tinapay. And then, bumili ako ng breading mix guys na mamasitas. Lately nagustuhan ko to sa prito-prito, kaya bumili ako. Nakalimutan ko palang ipakita to sa inyo. Bumili ako ng isang set na mga plato. Puti ito guys, and sobrang nagustuhan ko. Tapos naka-sale pa siya kanina, kaya sabi ko, kunin ko na. Kasi yung mga plato ko dito sa bahay, malalaki. Ewan ko ba kung anong naisip ko at bumili ako ng pagkalalaking mga plato. Tapos ang bibigat.
Kaya ito kanina nung nakita ko siya naka-sale, binili ko na. $19 lang to, guys. 19 ba? $19.99 I think. Naka-sale siya. Akita ko lang sa inyo bago ako mag-pull-away ng aking mga pinamili. Ganito kalaki yung mga bowl niya. So yung mga ano, yung mga makulay kong mga bowl, ipagtatatabi ko na. Apat, may kasama siyang apat na bowl. Yung may kasa ko na set, guys, na nabili ko last year. Wala na, hindi ko alam kung ano nangyari dun sa mga yun. Meron din siyang maliliit na platitong kasama. Masaya na naman ako. Pakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki yung plato. Ayun. Ito yung plato niya. Ito. Sobrang nagandahan ako dito. Ayan, masaya na naman ako. Apat lang naman kami dito sa bahay. Ayan, guys. Ha! Nakakatuwa lang. Apat na plato, and then apat na bowls. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We find our own nirvana. So run away with me tonight. Cause it's pink one? So I can also connect it on my laptop. So you want these? Mm-hmm. You want this one? Yeah. Or this? This wraps around your ear. I don't want that. I want something that, okay, like... Okay, so then you want... I want something that noise cancelling and... What do you want? Mm-hmm. Or get me that one. Doesn't matter. Let's get one. So you okay with the violet one? Huh? You okay with the pink one? I want... pink or white, doesn't matter. Three. Like, white matches with everything that I have, so, do white. Yeah, three, okay? Pink just doesn't match with anything. Number, it's like way too far. But if I get you mine in the white... When is it gonna come? Next week, Tuesday. Okay, just give me that white. Yeah. It nice. Still does it, so... Huh? White is good. Tingnan ko to. Tinatamad akong pumunta ng kusina. Ayokong pumunta ng kusina para kumuha ng gunting or na knife. So, buksan natin. Ay! Buksan natin, babe. Oh, baby, look what I got it from Costco. So, ooh, this is nice. So, pink one. Oh! Pink one, Friday, April 12th. Oh! Yeah, okay. Sorry, guys. Maganda yung ano, maganda yung quality niya, ha? Baby, look! I got a bra from Costco. Costco? Uh-huh. Let's go, Costco. Costco, mm-hmm. Hey, ang ganda ng quality. Yeah, okay. Ang ano? Ano yun? Ang lambot ng tela. Three? Okay. Sakto. May kasama na siyang dalawa. Ito na siguro yung ano, pinakamurang bra na nabili ko. Kasi, magkano to? $9, guys, ng kasayo. Ayan, yung mga bra na nabili ko before, naku. Mamahal. Ito ano lang, $9 lang. Maganda naman yung quality. Malambot. At saka hindi siya ano, hindi ako nagwa-wire. Ayoko ng wire bra. Maganda. Dalawa. Gusto talaga yung buho ko. Dito. Tapos, dito. Noong umpisa, dito siya naglalagas. Talagang nabald yung dito ko. Ngayon naman, dito and dito. So, yan ang hormonal imbalance kaya nakakalagas ng buhok. Kapag gabi na tinatamad ako, ginagawa ko pag skincare kasi hindi ko siya talaga pinapalagpas or hindi ako nagpapalampas ng gabi na walang skincare. Gumagamit na ako ng toner, ng serum. Ito guys, ito yung nabili kong serum sa Amazon. So far, so good naman siya pero I think walang effect sa mukha ko kasi meron pa rin akong ano yan, pimple mark dito. And usually, kapag naglalagay ako ng mga serum na ganito, nawawala siya, pero this time, hindi talaga siya mawala-wala. Kaya magtatry ako ng panibagong serum na pwede magpatanggal ng pimple mark. So, kung meron kayong mga alam na serum or kahit na ano pa man na palagay sa mukha na pwede magtanggal ng pimple mark, let me know down below kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito. Hindi talaga siya matanggal-tanggal. Para na siyang ano, permanent resident. And then, sa aking mask naman, I'm using this one.
Maganda naman siya, light lang siya sa skin. Actually, nabili ko lang to sa Walmart, I think last month. And naka-sale siya, 50% off, kaya green-up ko na. Maganda siya sa mukha kapag gabi, sobrang light lang. Yung parang wala kang nakalagay na mas sa mukha, kaya nagustuhan ko. Pero parang ano din, why effect din siya sa mukha ko. Pero okay din, at least kahit pa paano habang natutulog ako, yung mukha ko is, ano pa rin, moisturized. Itatry kong mag-double cleanse. May nakita akong brand na maganda daw para sa double cleansing. So, itatry ko yun. Tapos, may itatry din ako na Japanese skincare brand and imimix ko siya dun sa Korean skincare brand na nakita ko rin. So, tingnan natin kung meron siyang ano. Meron siya magandang dulot sa mukha ako. O-skin sana maganda. Kaso, ang bigat niya sa busa. Mamahalan na ako kaya magpapalit ako ng skincare. I think ubus na rin yung aking lip balm. Ayan. Ubus na rin siya, guys. Wala naman na lagi ko itong ginagamit. EOS pa rin na brand ng lip balm yung ginagamit ko. Ay! So, yun yung vlog natin for today. Thank you guys so much for watching. Always ingat, God bless. Take care. And I'll see you guys in the next one. Kakabitan nga. Bye!